guys, ayan. Nagbabad lang po ako ng isda ngayon, tilapia. As in, piprito ko lang siya. Binabad ko to sa paminta asin. And then, binabad ko lang siya hanggang sa matuno yung asin at paminta natin bago ko nilagyan ng breading mix. Ito po yung breading mix na ginagamit ko. Original. Mas okay sana kung maanghang eh. Kasi mahilig kami sa maanghang. Pero wala akong nabiling maanghang kaya original na lang muna. Ayan. Para nag-level up yung ating prito, diba? Meron din po akong video nito last time. Kung gusto niyo pong panoorin yun, ilalagay ko na lang po yung link niya dito sa video na to. Sa short video na to. Ito po kasi yung ulam namin ngayon. Ayan, simple lang kasi nagmamadali na rin po ako sa pagluluto. Kasi tanghali na nung oras na ba. It's 11:20 na po ng umaga. Kaya wala akong maisip kanina kung ano yung ulam. So ito, meron kaming tilapia na dinala nung aking mother-in-law. 3 piraso siya galing sa bahay nila. And then yun lang, sinugasan natin sa asin as usual kasi para matanggal yung kanyang dulas, diba? Kasi madulas nga yung tilapia eh. Ang gagawin natin doon para maalis yung dulas niya at langsa, babad muna natin siya sa asin na may tubig. Then doon natin banlawan, tapon natin yung tubig and then babanlawan ulit natin ng malinis na tubig. Ayan, bago natin titimplahan. Bago ko nilagay yung mix, yung crispy fry mix, nilagyan ko muna siya ng konting asin lang and paminta para lang manuot yung lasa niya dun sa fish natin. Ayan. Tapos bago ko nilagay yung crispy fry, pag nung alam ko na okay na yung na-absorb niya na yung paminta at asin. Ayan. So, nagpiprito na po ako ngayon dito. Ayan. Sure lang po natin na mainit yung ating kawali at mantika bago natin siya ilagay para hindi siya naninikit. Kasi wala po kaming tawag doon yung non-stick na pan dito sa aming tindahan. Kaya ito lang yung kawali namin na ginagamit ko sa pagpiprito. Ayan. Hintayin ko lang po maluto yan. Tatlong yan. Yung usual na pagpiprito po natin. Ganun lang. Ayan. So easy. Tapos pwede po kayo mag-isa na lang ng kamatis para sa inyong sawsawan or mag-insalada ng mangga na may kamatis at sibuyas, sawsawan din. Pwede rin po itong gawin yung sarsyado. Kung gusto nyo, kung may time pa kayo magluto, pwede rin po ito isarsyado. Gisa ng bawang, sibuyas, kamatis, and then yung kasabawan ang nilalagyan ng itlog sa huli. So, that's it guys for today. Wala po akong video na pinipare ngayon. So, itong ulam na lang po namin yung aking pinjasen. Level up dito natin na dati ay asin lang. Ngayon, pwede natin siyang dagdagan na crispy fry na breading mix para medyo level up ng onte. That's it. Thank you. Please subscribe to my channel. At like nyo na rin po kung nagustuhan nyo or na-entertain kayo sa aking short video. Maraming salamat. God bless.